ito na nga, tinry namin yung famous na habal-habal ride na tinatawag nila. Ito nga pala yung pinaka-easiest way papuntang ranger station ng Mount Pulag. Ay na nga, umulan pa nga during ng biyahe namin na to. Pero kung gusto nyo namang hindi sumakay sa habal-habal, pwede naman kayo maghintay ng sasakyan. Pero maghihintay nga lang kayo napakatagal ng oras. Baga, gabihin na rin kayo. Titignan nyo yung daan, pataas ng pataas. At dahil sa malakas na makina ng motor na to, kayang-kaya naman talaga hanggang dun sa ranger station ng Pulag. Sa hinaba-haba at nakakahilong biyahe, narating din namin ang transient house na tutuluyan namin. Dito tayo? Wala? Titignan nyo, foggy yung paligid, ano? Kasi dito, sabi nga nila, halos araw-araw ang ulan dito. May tinda rin pala, dami nilang tinda! Nakakaloka! Ay, may tent sila, oh! Hindi ko na nga video yung during ng hike namin papunta ng peak. Kasi sobrang dilim pa naman. Nag-start kaming mag-hike ng 1 a.m. At narating namin ang peak ng Mount Pulag ng 5 a.m. So masyado pang maaga. Dahil madilim-dilim pa nga, kailangan muna namin maghintay ng isang oras pa bago namin makita yung tinatawag nilang Sea of Clouds. Hindi lang kami ang nag-hike ng araw ito. May mga nakasabay kami mga hikers sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Napakaganda nga naman talaga kasi kung makikita mo yung sea of clouds, hindi lang sa mga pictures kundi sa personal, di ba? Ito nga pala matatagpuan ng dwarf bamboo.
pinapaliputan ng dwarf bamboo ang peak ng Mount Pulag at ito ang nagiging protection. Malakas na ulan, minsan nagfo-frosted din dito sa bundok na to dahil sobrang taas nga. So tignan nyo naman ang mga suot namin, di ba? Nakapang winter jacket. Pero kaya naman ng lamig. Yun nga lang, yung mga hindi talaga sanay sa lamig, kailangan talaga mag-bundle up dahil sobrang lakas ng hangin din dito. Pauwi na po tayo. Yun po, nilalakaran po natin ng or dinadaanan po natin ng mossy forest. Okay. Yan po sila. Yan po si ating tour guide. Yan po. Napakaganda po, diba? Oh, ang ganda.